At eto nga mga kabuting ting, welcome back sa ating YouTube channel. Isang magandang hapon ngayong Linggo mga kabuting ting. So hapon na nga today. Yeah, so hapon na tayo napag-vlog today dahil meron tayong iniskaso kaninang umaga. And meron din tayong ginawa dito sa ating breeding area. Ayan. So ayan na nga mga kabuting ting, nakikita nyo na siguro sa likuran natin yung ginawa natin kanina. So mamaya explain sa inyo kung saan galing yung mga yan at kung sino ang nagbigay sa atin. So for today's video rin mga kabuting ting, eh meron tayong napakagandang good news dahil meron tayong bagong ibon galing dito sa ating parisan ng ibon na to. Ayan, so first time ko magkaroon ng ganong klaseng mutation dito sa ating mini aviary. Kaya kung gusto nyo makita yung ibon, samahan nyo kami today. Tara! Nga mga kabuting ting, at meron nga tayong inasikaso kaninang umaga, at eto nga nilagay natin yung mga nest box tags natin dito sa mga breeder cage natin, itong mga nest box tags na yan. So yan yung ginawa natin kanina, kaya hindi kagad tayo nakapag-vlog at hapon na nga tayo nakapag-vlog today, no? So eto mga kabuting ting, eto mga nakikita nyo nest box tags na to, sponsored sa atin yan ni Sir John Paul Amarille. Ayan, so napakaganda na itong mga binigay niya sa ating nest box tags. So, sariling gawa niya yan, mga kabuting ting. Itong mga tags na to, no? So, napakagandang logo, eh, no? Daddy Buting Ting, Mini Aviary. Subscribe, yeah. Subscribe niya na, mga kabuting ting, no? Yung channel na to. So, ayan nga, napakaganda ng binigay sa atin na mga nest box tag ni Sir John Paul Amarille. So, napakalaking tulong, mga kabuting ting, na meron tayong mga tags sa ating mga nest box. Ayan, di ba? So kapag meron tayong mga ganyan tags, eh hindi ko na kailangan silip-silipin pa yung record notebook natin dito. Ayan, so meron kasi tayong record notebook. So dyan nakalagay yung kanilang breeding, dito naka-record. Pati yung kanilang first egg, kung kailan natin check yung kanilang fertile eggs, yung kanilang date of hatch, yung expected date of hatch, and then yung talagang date of hatch nila. Ayan, so dito nga sa notebook na to. So mano-mano, nililipat-lipat natin ang page para nun kapag check kung kailan sila mangingitlog o kung kailan pala mapipisa yung itlog nila, hanapin ko pa dito, diba? Pero dahil nga meron na tayong tags dito, so check na lang natin yung date na nakasulat. Ayan, katulad nito, example natin, etong ating EDOH, ang ibig sabihin ko dyan, expected date of hatch. Ayan, so expected ko mapipisa yan is today pala, ayan, March 21 to March 26. So nagbibigyan ko ng 5 days allowance sa unang itlog na mapipisa. So possible na mag-hatch siya ng 21 hanggang 26. So ito, check natin mga kabuting ting. March 21 pala ito, eh. Ayun kagad napansin. Ito ang ating si Mystica at si Mystico. Tingnan natin kung nag-hatch na. So nag-hatch na nga ba, hindi ko maipasok ng camera natin. Silipin ko na lang. Ayan, wala pa mga kabuting ting. So baka bukas mapisa na yan kasi nga March 21 yung ating expected date of hatch dyan. Ayan, no? Diba? Nag-reflect pala yung ating ring light kasi nga napakadilim na. Kaya ang dami ating ilaw na kasi din. Dala-dalawa pa, and then meron pa tayong ring light sa ating camera kasi nga medyo madilim na today. Ayan. So ito si Mystica mga kabuting ting. Tingnan yung kulay niya. Diba? Ang ganda, oh. Pagka tinatamaan ng liwanag, metallic yung kulay niya dahil nga DF Misty. Etong si Mystica natin dito. So, ayan nga mga kabuting ting, maraming salamat kay Sir John Paul Amarille dito sa napakagandang nest box tags natin dito. Ayan, so kompleto yan. Eto, wala pa to mga kabuting ting kasi nga, yung nest box natin dito, hindi pa natin nilalagay dahil hindi pa pares si Aliana at saka si Lito. Pero once na nagpares sila, nalagay na rin natin yung nest box natin and nakaready na. Ayan, di ba? So, nakalagay na rin yung ating tag dito sa ating nest box dito. So, number 2. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dito, hindi pa natin lalagay dito kasi nandito pa sila Kokoy. So, hindi naman breeder itong sila Kokoy. So, mga unfeed natin yan. Pero pagka meron na tayong kulungan talaga para sa kanila, gagamitin na natin to bilang breeder cage. So, nakaready naman yung number nila. Ito, yung number 6. And then, ito, number 10 to. Wala pa kasing nest box, di ba? Kasi hindi pa nga sila pares. Pero, yan, tingnan nyo, meron pala tayong magandang update sa dalawa na to. So, ayan. At medyo nagtatabi na sila nang hindi nag-aaway, di ba? So, sayang, medyo madilim na ngayon, eh. Pero, ayan nga, di ba? Hindi na nag-aaway yung dalawang ibon natin. Isang Blue Misty na possible split opa
at isang turquoise na fire blue viewing hen. Ayan, napagandang parison yan kapag nagpares yan dalawa na yan. Saan makapagpalabas tayo ng fire blue viewing misty opaline sexling hen sa kanilang dalawa, di ba? Ayan. So yun nga, napakaganda ng ating mga tags, no? Maraming maraming salamat ulit kay Sir John Paul Amarille. And kung gusto niyo magpagawa ng ganito kaganda at ka-quality mga kabutingting na tags, made to order mga kabutingting, at meron siyang Shopee store. So eto, nasa screen natin yung kanyang store mga kabutingting. Ayan. So pwede kayong umorder dyan ng kahit na ilang tags na gusto niyo. At pwede rin kayong mag-request ng logo na gusto niyo mga kabutingting, kagaya nito, Daddy Butingting's Mini Avery. So ayan, subscribe na mga kabutingting sa channel na yan, no? So kahit anong logo mga kabutingting, eh kayang-kaya niyang gawin para sa inyong nestbox tags na gusto. And ito rin yung kanyang Facebook account. Pwede kayo mag-PM dyan para magpagawa ng mga gantong klaseng tags. Ayan. And pwede nyo rin isend dyan. Kung meron kayo sariling logo, pwede nyo isend dyan yung mga logo na gusto nyo ibigay para sa mga tags na gagawin niya para sa inyo. Ayan. So murang-mura at quality-ing quality yung pagkakagawa dito sa mga tags natin dito, no? Yan. So maraming salamat ulit, Sir John Paul Amarille. So today nga mga kabutingting is Sunday. So share ko muna sa inyo yung ginagawa natin tuwing Sunday dito sa ating mini aviary. So napakadali lang mga kabutingting ng routine namin tuwing Linggo. Kasi pag Linggo mga kabutingting, eh plain water lang yung binibigay ko sa ating mga ibon dito. Ayan. So plain water lang, walang vitamins, para nun eh, all natural kapag ka Sabado at Linggo. So kahapon nga mga kabutingting, hindi tayo nakapag-vlog. Kasi kahapon mga kabutingting, eh meron tayong importanteng pinuntahan. Kaya hindi na ako nakapag-vlog, hapon na ako nakauwi. Madilim na, mas madilim pa ngayon, no? So ito, pinilit ko na lang ngayon kesa wala tayong vlog today, no? Ayan. So kahapon, ang binigay ko naman sa kanila mga kabutingting ay malunggay tea with oregano. So ilang beses ko na rin na ipakita sa inyo kung paano ko ginagawa yung malunggay tea with oregano na binibigay ko sa kanila tuwing Sabado. So search nyo na lang sa ating YouTube channel yung malunggay tea with oregano para malaman nyo kung paano ko siya ibinibigay at ginagawa para sa ating mga alagang ibon. Ayan. And then tuwing Sunday nga ngayong araw, eh plain water na lang yan. At 3 times ko lang pinapalitan kasi nga mainit yung panahon ngayon. Kailangan madalas natin palitan yung tubig nila para laging malamig, laging fresh at malinis, no? Lagi silang umiinom at naliligo. So ganun lang kadali tuwing Linggo mga kabutingting. Bird seeds lang at saka plain water lang sa ating mga ibon. So ito nga, hapon na at nagpapapalit na ng tubig sa mga to. So papalitan muna natin mga tubig nila mga kabutingting. So yun nga mga kabutingting, at napalitan na nga natin yung mga inumin ng ating mga breeders dito. Ayan. So napalitan na natin lahat ng tubig yan at plain water nga lang yung inumin nila today. So ngayon naman mga kabutingting, ay papakita ko sa inyo yung bagong ibon natin galing sa parisan na to. So first time ko magkaroon ng gantong klaseng mutation ng ibon dito sa ating mini aviary. Ayan. So yung parisan nga natin dito ay isang green split opal, split blue at isang violet viewing hen. Ayan. So ito nakasulat na sa ating tags, diba? So hindi tayo mahihirapan sa kanilang mga mutation dahil na meron na tayong tags sa ating mga breeder kids. So ayan, nakasulat na agad to alin sila o kung ano yung kanilang mutation. So nandyan nga sa nestbox na yun mga kabutingting yung bagong ibon natin dito sa ating mini aviary. So kukunin ko muna yung ibon natin dito para maipakita ko siya sa inyo. So ito nga mga kabutingting, yung napagandang bagong ibon natin dito sa ating mini aviary. Ayan, isang green new wing opaline mga kabutingting. So first time ko magkaroon ng gantong ibon, gantong mutation ng ibon, di ba? So yung mga naipoproduce pa lang natin dito sa ating mini aviary, eh puro mga blue series na ewing opaline, mga cobalt blue ewing opaline natin at yung ating DF ewing opaline mga kabutingting. So eto, meron na tayong green series today. Ayan, isang napakagandang green ewing opaline. At hindi lang siya green, yan, dark green pa siya mga kabutingting dahil nga parehas merong dark jeans yung kanilang magulang. Isang SF bio at isang dark green na split opa yung tatay nito. So eto, sex link hen to mga kabutingting. Automatic hen na naman yung gender nito. Hindi natin kailangan ipa DNA to, sigurado ng hen yung kanyang gender kasi nga sex link hen. Ayan. So sa mga nagtatanong sa akin, ano daw ba yung sex link hen, paano ko nalalaman na babae kagad to, so meron tayong video na ginawa dyan, yung ginawa natin dati yung pagkakaiba ng split opa sa possible split opa. Ayan, may explain ko doon mga kabutingting kung paano lumalabas yung mga sex link hen na mga ibon kagaya nitong ating green ewing opaline dito. Ayan. So ito nga, first time ko to mga kabutingting, yung mga green opa natin dati,
eh puro mga solid green lang at walang mga ewing mutation. So ito, napaganda ng kanyang color combination. Pag lumaki ito, eh orange na orange yung kanyang magiging ulo. And then dilaw naman yung kanyang likuran. Eh nakikita na, di ba? Dahil nga sa kanyang ewing mutation. And then yung dibdib niyan hanggang sa ibaba, eh magiging dilaw na dilaw din dahil nga sa kanyang ewing mutation. And then pag nabuo na yung balahibo niyan, makikita niyo yung kanyang scallops bilang opaline, parang kaliskis na design sa kanyang pakpak. Eh napakagandang tingnan mga kabuting ting dahil magkakaroon ng shade ng dilaw, di ba? So bagay na bagay, yellow and green yung combination. And then ito maging solid orange yan mga kabuting ting, halos mapula-pula pag nabuo yung kanyang balahibo. So ito nga mga kabuting ting, ikikip ko to dahil nga first time ko to na magkaroon ng ganitong mutation ng ibon. Isang green new wing opaline na sex link hen. Ayan. So kahit na matagal ko pa to magagamit sa breeding, eh magandang pagmasdan to sa flight cage natin kapag lumilipad na. Kasi nga napakaganda ng kulay nito, matingkad, green na green. Tapos dilaw yung kanyang likuran at yung dibdib. And then yung ulo niya ay magiging orange na orange. Solid yan pagka lumaki mga kabuting ting, no? So napakagandang ibon, bagong ibon na naman to dito sa ating mini aviary. So sana maparami natin yung gantong klaseng ibon natin, no? Ayan, so ito nga yung ating napakagandang ibon ngayong araw ng Linggo. So yun na muna para sa araw na to mga kabuting ting, dahil madilim na talaga. Ayan, so napakadilim na ng langit pag gabi na, no? Halos hindi na yata ako makita sa video natin today. So yun na muna para sa araw na to dito sa napakaganda nating green new wing opaline. So kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Like, share, and subscribe. Ingat mga kabuting ting.